What's up mga ka-review? This is Ken Saki TV at tayo gagawa ng isang video reaction about dito sa video ni Boss MG, no? Ni Boss Makagago, no? About sa battle ng dalawang matatapang na si Boy Tapang at si Russell, no? Ito yung boxing. Sa ito yung dahilan at dito niya inihayag ni Boy Tapang kung ano yung dahilan kung bakit niya i-cancel yung kanyang tawag dito, kanyang laban, ano, nang dahil siguro sa meron siyang masamang pakiramdam o nararamdaman, ano, mga review. So, bago ko simula ng aking video, ay nais ko munang Flex, yung mga channel na nasa Flex box, no, mga ka-review, na sana ay patulungan nyo ako at matulungan nyo sila na i-subscribe and just comment lang po ng about sa video and lagyan nyo po sa dulo ng hashtag KenSakiTV at doon naman sa mga na-flex ko, please po magbalik po kayo, then mag-iwan lang din kayo ng bakas doon sa video na pinanood nyo and doon sa dulo ng inyong pagko-comment, ilagay niyo po hashtag KenSakiTV para naman po makita nila, no, na tayo po ay nagtutulungan dito, no, sa mga pinromote ko at sa mga nag-subscribe sa inyo, no, mga review, no. So at isa pa po, pinopromote ko po yung product ni Boss Japper, no. Avail na po kayo niyan, murang-mura na po at napakaganda ng tela. Just contact Ma'am Jamie Noko, no. Nandiyan na po sa slideshow, no, sa taas sa aking ulo. Ikita niyo po, no. And syempre, kung kayo'y bago sa aking channel, napadaan sa aking video, huwag kalimutang mag-hit ng subscribe and click notification bell. And syempre, huwag kalimutang mag-like, comment, and share. So, simulan na natin tong reason na kung bakit iniatras, no, ni Boy Tapang ang kanyang laban kay Russell, no. Ito yung dahilan kung bakit na-postpone ang laban nila. Napakarami pa naman nag-aabang. So, simulan na natin. Sobrang init na. At kailangan na natin manood. Makagago, what's up? Manan naman niya pala to. At syempre, kasama ko ulit si Boy Tapang. Bali, unfortunately, mga kahomre ko, nag-rush ako dito kung saan nakatira si Boy Tapang for dito sa bahay ng family ko. Ng isa sa kapamilya ko talagang tunay. Well, ito si Boy Tapang, hindi matutuloy ang laban ni Boy Tapang versus Russell. Sorry talaga sa lahat. Pasensya na kayo, hindi ko to gusto. Hindi to pakulo, hindi to scripted or shit like that kasi I've had enough of that shit. Si Boy Tapang ay may nararamdaman, mga kahomre ko, hindi siya okay. So Boy Tapang, kaso lang ganito yan, no? Siyempre, para i-clarify mo sa mga tao, kung bakit kahapon sa interview ko, kagabi pa lang, hindi mo sa akin sinabi na ganun, na may nararamdaman ka na pala. Kasi yan, bro, nung Wednesday ko pa to, dinadala tong sakit pansin ko, bro, nung nasa Cebu kami. May nag-stay sa okay. Hotel. Uh-huh. Tapos, doon pa lang, sa itansyan ko, nasaisip ko na baka mawala to sa laban ko. Okay. Kaya nung in-interview mo ako, doon pa lang, sumukit ang chan ko, pwede ko, pinapakita sa'yo na masakit. May naramdaman ako. Sinabi ko siya na kondisyon ako kasi nasaisip ko na baka mawala talaga itong sakit ang chan ko. Okay. Kasi, siyempre, gusto ko naman lumaban. Kaya, so ngayon mga katapang, yung naramdaman ko isa pagsasakit ng chan, sobrang sakit ng chan ko, tapos nahihilo ako, tapos nagsusuka, yung naramdaman ko. Siyempre, gusto ko rin lumaban, kaya sa sarili ko gusto ko ngang lumaban, pero yung katawan ko talaga yung parang pinipigilan ako kasi pag tumatayo ako, yung chan ko parang kinukurot, ginaganon ba? Oh. Tapos yung sabi ko, paano na to? Dami na pang nakataya sa akin. Tatlong milyon. Dami nang nag-isip na ako yung manalo, tapos lalaban ako ng may naramdaman. Kahit naman sino yung sa gatong sitwasyon, siyempre, ano kayo, siyempre, sasabihin doon yun na cancel lang muna kasi masakit yung nararamdaman. Yung talaga yun, bro. Totoo talaga yung sinabi ko. Doon sa kwarto ko, ang daming gamot na
binigay para inumin ko. Yes, yes. Oh, sobrang okay. Sakit talaga. Nasa sa isang araw, nagdudumi ako malapit sa 20. Oh, puta. Grabe, sobrang sakit talaga. Namamayat nga yung mukha ko kasi wala akong masyadong kain. Okay. Oh, sobrang sakit talaga ng tiyan ko, mga katapang. Okay. Na hindi, ibig mo sa kasi syempre, ikaw naman ay pinapakain ka dito. Pero ibig mo sabihin, hindi ka makakain kasi... Oh, hindi ako guys. Para akong naano eh. Naduduwal ka. Naduduwal ako. Gets. So ganito, no, Boy Tapang. So, nasagot mo na yan. Anyway, tuloy naman ang match pero postponed lang. So, next week, tuloy ang laban. So, yun naman pala. Definitely. Tuloy. Kasi... So, yun naman pala, no, mga ka-review, no, tuloy naman pala ang laban ng dalawang to, no. So, kinansela lang talaga or pinospon dahil nga ay hindi magandang nararamdaman itong Boy Tapang. At syempre, karapatan niya rin namang mag-postpone. Syempre, hindi po biro ang boxing, mga ka-review. Pag masamang, at isa pa, hindi naman sila professional talaga. Diba? Pero dapat intindihin din natin kung ano magiging reason niya kung bakit siya nag-postpone ng laban. Ano? Sa mga gentong aspect kasi ng boxing, lalo na hindi naman talaga under ng professional boxing is siyempre, i-estimahin mo yung katawan mo. Kung mamaya lumaban ka ng ginto, namatay ka to, hindi sagot pa ni Makagago to. Diba? Di, tama lang din na i-cancel ni Makagago tong laban na to, no? Dahil hindi rin biro to sa Boy Tapang dahil marami na rin subscriber to. In case na may mangyari man kay Boy Tapang, cargo di konsensya nito ni Makagago, no? Mga ka-review. Tama ba ako, no? So, tuloy pa natin. I think hindi naman siya scripted, no? Or kung sinasabi nung ang iba kasi scripted at nagpapataas ng pusta, siguro makikita nyo naman ang laki ng pinayat ni Boy Tapang. So, panoorin pa natin yung mga video. At lilipas din to kasi ipapagamot namin si Boy Tapang, definitely. Kapag hindi nadala sa gamot today, kasi ngayon niya lang sinabi sa amin na ganyan, hindi nadala sa gamot today, ipapacheck up ka namin sa ano, and then para makita kung anong problema. Tama, at aayusin natin yung problema and then itutuloy yung laban. So sa ngayon, huwag kayong mag-alala dahil yung mga pusta nyo will remain there, nandun pa rin yun. Tuloy naman yung match ni Boy Tapang kay Russell pero postponed again dahil may masamang nararamdaman si Boy Tapang. Pasensya na talaga kung alam kong... gigil na kayo sa laban. Siyempre ako gigil na din. Pasensya na rin sa iyo, Russell. Alam kong sabik ka ng mabugbog ako, sabik na rin akong mabugbog ka. Kaya, ayun, pasensya talaga. Kung ikaw nasa sitwasyon ko, Russell, siguro ganito rin yung ano mo. Sobrang sakit talaga ng tiyan ko. Okay. Kasi ano, I think, ano, may point dito si Boy Tapang, ano, and may point din naman si Sir Russell. Ang pagkakamali lang niya is, on the spot ng laban, saka siya nagsabi ng may nararamdaman. Yun yung ang pinaka mali na hakbang na nangyari, ano, mga ka-review, no? Pero kung iisipin nyo rin naman talaga, kung makikita nyo rin talaga, no, is may point din naman to sa Boy Tapang na dapat niya lang i-cancel. Kung totoo man yung nangyayari na sumama man talaga yung kanya. Nakita mo naman na nag-video si John na Ambrusco Bros. Kasi gusto ko lang na bigyan liwanag yung mga tao kasama sa iyo. Kasi bro, ano yan eh, syempre the guy prepared himself for this today. Kasi syempre tulad mo, prepared kang pumunta sa Manila, siya prepared na harapin ka. Kaya kumbaga, the guy hindi siya nag-vlog para lang sa kaalaman mo, no. Hindi siya nag-vlog. Nag-training, nag-diet, gumagastos siya sa trainer niya per day, 'di ba? So kumbaga, maraming nawala sa kanya. Oo. So kumbaga, ngayon sanang araw na 'to, ngayon na matatapos yung training niya, yung mga kaya sila galit, hindi sila galit, parang disappointed, dismayado na, bakit ganito? Hindi pwede, tuloy na. Kaya pasensya na talaga kayo mga Brusco Bros. Di ko naman iasahan itong nangyari sa akin. Ayun, yun ang motibo mga ka-homebreak. At syempre sa mga fans ni Boy Tapang. Again, hindi natin, ito ay ano, no, Boy Tapang. Kasi nakikita ko sa comments ng mga fans mo na nandun yung ano, pilit nilang isinasagad na, lagi nilang ipinipilit na
na keso ganito, keso ganyan, na ano, mga bagay-bagay, no? Ang sa akin kasi, mga ka-homebrew ko, at syempre kay Boy Tapang at sa mga fans niya, tayo ay nandito para magbigay tayo ng entertainment, right? Yes, bro. Magpakita na ikaw ay sports, si Russell ay sports. Pero at the same time kasi, syempre nandito rin kami. Ako lalo na, no doubt, para kumita. Pero si Boy Tapang para kumita rin. Si Russell para kumita. Everybody. Gets nyo? So kumbaga, wala talagang, wala namang talo dito. Tama, yes, sa totoo lang. Walang talo dito. Pero unfortunately, hindi makakalaban si Boy Tapang tuti. Ayan talaga yun. Anyway, Boy Tapang, anong tawag dito? Ang dami nagtatanong paano si Boy Tapang nakapunta dito. Imagine niyo mga ka-homebrew ko, ganito kasi yan, no? Alam mo din yan, Boy Tapang, syempre. Si Boy Tapang ay kinuha pa ng SI team. Ito ay galing sa Sabong International, syempre. From Cebu to Manila. Naka-private plane si Boy Tapang papunta dito. So, safe naman siya. Wala siyang nakahalubilo. Sila lang talagang apat ng tropa niya. So, tas ito, pumunta siya dito. Ito ay bahay ng aking mahal na kaibigan, which pamilya ko na ngayon. Nandito siya sa bahay niya ngayon. Look, as you guys can see. So, kumbaga, he is treated very well dito. Very respected. So, kumbaga, itong match na to, ayokong haluan to ng kung ano-anong drama and shit. Ito ay binuo ko. Pinilit namin kuhanin si Boy Tapang. Para, masakit ba ulit chan mo? Masakit chan mo ba? Shit, man. CCR ka? CCR, patuloy na mo. Okay lang ba? Sige. Okay lang bro. Okay. Ganun. Sige. Pinilit namin na gawin ito para syempre kay para sa inyo, para sa amin, para sa kanya, para matulungan din namin siya. Kaya ayaw namin ng kahit na anong drama, pero unfortunately man, what to do? Meron siya talagang tunay na nararamdaman. Kaya laging pasalamat ko si bro na pinayagan mo ako na i-postpone lang sa iyong laban. Hindi, siyempre naman, bro. Kasi bro, nasa isip ko kayo na sabi nila coach na baka pwede natin sabihin si Boss MG na cancel lang muna. Sabi ko na, mayang gabi na yung laban. Patuloy na natin to. Kaya sabi ko kayo lang yan, magpampress na lang daw ako sa laban. Oo. Muntik na sana kami magaling na pampress kayo na. Kasi lalaban na talaga kami. Sabi ko, ngayon na lang, kahit na ganito yung naramdaman ko. Takbo-takbo na ako, tapos tira, Hindi, okay lang bro. Puta. Man, hindi mo kailangan gawin yan. Kasi we are fair and square dito. Hindi, wala tayong ganyan. Anyway man, again, inuulit ko sa inyo, mga ka-homebrew ko, siyempre sa mga fans niya, sa mga katapang dyan, masama talaga lagay ni Boy Tapang. He is not in good condition now. So, ang dami rin nag-iisip na baka din sa biyahe mo na nabaguhan ka or something. Oh, siguro kasi dun sa ano pa lang sa kasi sa bus bro, pag nag-bus nasusuka ako ganun. Hindi ka sanay. Sa plima din ba o hindi sanay ba? Hindi ka sanay. Oh, sa airplane sa, nasusuka din ako ganun ba? Hindi ka okay talaga at a minute. Siguro kailangan niya talaga ng konting pahinga kasi galing din siya sa mahabang ano tapos hindi siya sanay sa sitwasyon dito. Ganun talaga kasi probinsyano to si Boy Tapang tulad. So yun nga no, mga ka-review no, bilang isang handler at ng ganitong production no, hindi din naman ganun kaliit na tao itong si Boy Tapang dahil malaki na rin ang subscribers nito no. At ang Bruce ko Bruce naman is malaki na rin ang subscribers. So ibig sabihin mga sikat na tong mga to no, mga ka-review no. So, natural lang bilang handler ng mga to na si Makagago is gumit na siya at i-cancela yung laban dahil unfair talaga sa laban kung lalaro si Boy Tapang at gento yung magiging
kanyang tawag ito, sitwasyon, no, makaka-review, no. So dapat lang, no, gaya nga nung nasabi niya, nabanggit niya, balak niya lumaban at magdadaya pera na. So parang ang pangit na tignan. So tama lang yung ano, yung desisyon ni Makagago, ni Boss Makagago, na i-cancel niya itong laban na to. Dahil magiging, kung matutuloy man ang laban at ganito ang sitwasyon, is 100% liamado na si Russell. Ito bakit. So magaling, maganda yung pagkakagawa ng pagkakahawak ni Makagago dahil tumitingin siya doon sa sitwasyon. Both side, no? Napakagaling. Ko ako, probinsyano din, no? Eh, kaso lang, mas kailangan niya sa ng ano para sa changes ng kung ano-ano man dito kasi ibang-iba naman ng Manila kaysa sa Cebu, di ba? Ayun na, man, anything na gusto mo sa reputa, na namimilipit siya ang mga kaong reputa, pinapawisan ka, na, gusto mo mag-CR ka muna, bro. Okay lang ito, bro. Lagi ako pinapawisan, bro. Puntang ina. Nanamig, yun ba? Shit, man. Sige. So yun na mga katapangan, na-explain ko sa'yo yung naramdaman ko. Kaya abangan nyo na lang yung ang laban namin ni Russell. Alam kong excited na kayo makita ako na lumaban sa ring. Excited kayo na maglaban kami ni Russell. Abangan nyo na lang. Pasensya na talaga kung ano yung pasensya na kung may naramdam ako ngayon at postpone yung laban namin. Yun lang. Para yun. Tama, tama. So, man, again, Boy Tapang, relax ka lang, bro. And then, definitely, ipapa-check up ka namin. Okay. Sasabihin ko ngayon, tatawagan ko sila para malakad ka. At least mapacheck up ka na straight para next week tuloy yung laban, okay? Yung date ng match ay wala pa at damin kasi hindi pa namin masabi kung anong lagay ni Boy Tapang. So basta next week mga ka-homer ko, yun lang. Pero yung mga taya niyo will remain there para sa ano nila. Kunwari bo, prag, ngayong Sunday na wala na to, pwede na ba akong lalaban? Oo naman, siyempre. Oh, pero hindi Sunday. Laban ka siguro mga Thursday, ganyan. Para may pahinga ka pa rin, man. Okay, makarecover ka na, ano, training. Tama yun. Kasi, ano yun eh, galing ka sa masama yung pakiramdam mo, tapos biglang ilalaban mo, baka yung matay mo. Konte, di ba? Kasi, siyempre, ha? Okay, salamat. Salamat. Thank you. See you, guys. Tuloy ang laban ni Jeric versus Bugoy. Semifinals yun ang basketball natin, 1v1. Bukas. So, yun. Wala. We're fucking rising at lahat. Oh my God, man. Isilang ka ba ulit? Yo, what's up sa mga ka-home ko dyan, bali. Actually, ito yan. Nalimutan ko kasing sabihin to kanina habang ni-interview ko si Boy Tapa. Ngayon ko lang naalala. Gusto kong pasalamatan lahat ng buong SI team. Grabe, sobrang pagod na pagod kami mga ka-homebreak ko. Nakikita nyo yung pagmumukha ko. I'm so damn stressed. I am stressed out. Grabe man. This is crazy kasi syempre yung mga cameraman were ready. We're already there. Ready na lahat. Lahat ay okay na yung ring. Yung mga tao, mga staff, yung mag-swab sa amin and all. Oh my God man. Pasensya na kayo. Syempre sa mga staff ng SI. Oh my God, pero okay lang yan kasi you guys are paid anyway. Tutuloy pa rin natin next week. Hopefully, makarecover as soon as possible si Boy Tapang. Ingat ang lahat. One love, good fucking vibes. So, isang napakagandang paliwanag po, no, ang sinabi dito ni Agago kung bakit na-postpone ang laban ng dalawa, no. So, yun nga, mas mainam na itigil niyo yung laban dahil nga sa katahilanan na masama ang pakiramdam. Boy Tapang, no? So sana naintindihan din ng kabilang side yon, no? At kahit papano naman yung kabilang side naman, meron naman talaga silang point. Before the game dapat sinabi niya na masama yung pakiramdam niya, no? So dito ang wala tayong ibang gagawin kundi ang intindihin at unawain na lang ang yung kalagayan nito di Boy Tapang, ano? At abangan natin ang mga susunod na araw na update na kung kailan siya lalaban, no, mga ka-review. So salut kay Boss Makagago sa ginawa niyang patas na desisyon, no, na hindi lumaban si Boy Tapang ng unconditional health ng tao, no. So mahirap kasi lumaban ng ganun, masakit ang tiyan, tatakbo-takbo ka lang talaga. So yun mga ka-review, isa na namang video reaction ng ating
nagawa, no? So, so shout out ko lang yung mga nasa Flexbox, no? Flexbox, no? Mega love shout out kay Rose Joy Kukila, Wasak Wasak Vlog, Atropa Official, Madi Katigba, at Jerome Show. So, yun. Shout out sa inyo. God bless and keep safe po. Yun po. Hanggang dito na lang yung aking video. Peace out.